Hi guys, kumusta? Hope everything is doing well at your end. And yes guys, today is November 11, 2022 and welcome back to our garden. For today's video, we're going to be featuring this Dandeliana Albo. Charot. Yes. Ang gagawin natin dito for today guys is isi-save natin, although I'm going to show you. Ito siya. Nakuha ko ito siya ng 250 pesos with hindi ako masyado sure kung tatlo or dalawa ang leaves niya. Pero yun, 250 pesos lang and that's very mura na guys ngayon. Kaya lang medyo nasad ako ng slight kasi a few days ago nanood ako ng video ng isang live selling and yung Dandeliana Albo niya is 50 pesos lang per pot and ang dami guys, ang daming leaves ng 50 pesos niya guys. And yung akin is 250 pesos. Makakakuha na sana yun ng lima. Charot. But okay lang yan. Kasi nauna ko pa ito nakuha. Bago ko pa napanood yung video na yon. So, ang nangyari dito guys is unti-unting nalalagas yung kanyang dahon. So, ang ginawa ko is kinat ko here. If you notice, andito siya, kinat ko yan siya dyan. Yan, eto. Kasi, naka-attach naman yung kanyang, may roots dito na naka-attach sa kanyang medium. So, buhay na yan siya kasi nag-open na ng new leaf. And then, yung mother niya na pinagputulan ko is meron na ding bagong leaf. So, ito siya, tanggalin na natin kasi wala na to. So, we're going to remove it. Ayan. And, ang gagawin natin is iriripat na natin itong nakat natin na nasa taas. Monstera Dandeliana Albo guys is a climber and pwede mo siyang lagyan ng pole or pwede mo din siyang ihang sa hanging pot, although hindi pa ako nakakakita ng Dandeliana Albo na nakahang. So there we're done. Naging dalawa na yung ating Dandeliana Albo and ang gagawin ko is itilipat ko siya ng pwesto kasi baka hindi niya gusto yung pwesto niya na dito, which is nakaka-receive ng morning sun until 11 o'clock ng umaga. So, tatanggalin ko yan siya dyan and ililipat natin dito sa hindi masyadong naaarawan. Naaarawan ito guys pero madali lang. So, ilipat natin ito, pagpalitin natin sila ni Pink Princess. Si Pink Princess, ilagay natin doon sa my morning sun. Baka maglabas pa siya ng more variegations. So, itong dalawa, ilagay natin dito. So, ayan. If you notice guys, hindi masyado maganda yung leaves ng aking Monstera Dandeliana Albo. Hindi siya masyado healthy and according to what I read, yung ganito daw klase na leaf is a sign na overexposure into light. So, it might be true kasi yung pwesto niya guys is maganda masyado ang lighting. Doon ko nilalagay usually ang aking mga variegated plants. So, ayan na siya. Shaded ang area niya. So, shaded siya ng may mga malalaking leaves and meron din siyang net dyan sa taas. So, that's it for today guys and thank you for watching this video and please don't forget to subscribe to our channel and click that notification bell para ma-notify kayo for our incoming videos and please don't forget to like this video. Thank you. Have a nice day. Bye!